ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahon iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak, sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahira nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Maraming demonyo ang kanilang pinalayas at marami ring may sakit ang pinagaling nila sa pagpapahid ng langis. Isinugo ni Jesus ang mga apostoles ng 12 para may kaagapay ang bawat isa at para hindi nila makalimutan na ang gawaing iniatang ni Jesus sa kanila ay hindi para sa isang tao lamang kundi para sa buong bayan ng Diyos. Ibinili ni Jesus na huwag silang magdala ng salapi at pagkain. Kailangang nakasandalyas at may isang damit lamang. Nais ni Jesus na maging mabilis ang paglalakbay ng mga apostoles at hindi sila maabala sa maraming alalahanin. Hindi maaaring makapaghintay ang pagpapalaganap ng magandang balita kaya't kailangang maging mabilis ang kanilang pagkilos. Kailangang matuto rin ng kababaang loob ang mga apostol sa pagtanggap nila ng tulong mula sa mga tao. Kailangan silang makontento at hindi maging mapili ng matitirahan. Ang mga apostoles ang magiging larawan ng paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pagmimisyon. Ipapakita nila na sadyang iba ang kaharian ng Diyos sa paghahari ni Haring Herodes na puno ng kabuktutan. Pagsasagawa. Papaano ka magiging pagpapala sa iyong kapwa?